Idol, isa po siyang seaman. Reklamo niya ang kanyang asawa at okay. Ang nakarelasyon nito na isang pulis. Aminado na po si Mrs. na kumplanta niya na. Nagsasama na sila. Nandun na po sila sa lugar ng lalaki. Sa totoo lang, hindi ako nakakatulog. Kahit bumalik ako ng barko, lagi kong naiisip yung gano'n na hindi ko matanggap. Hindi ako papayag ng gano'n lang mangyayari sa akin. O di, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong mangyari? Justicia. Paano justicia? Justicia meaning kakasuhan ka niya at yung pulis. Araw tayo ngayon ay lilipad papuntang Butuan City at syempre nga kasama ko ngayon si Sir Michael. Siya po ay sasamahan natin na pumunta sa kanilang probinsya kung saan nga nandun ang asawa niya na kanyang nirereklamo. Nandito po kami sa Camp Rafael Rodriguez, Police Regional Office 13 ng Butuan City para mag-file ng kaso itong si Sir Michael regarding dito kay Sir Juwatam na nirereklamo niya na pakikikabit sa kanyang asawa. Ako po si Police Lieutenant Colonel Christian Raffles. Ako po yung Chief Regional Public Information Officers dito po sa Caraga. Yung advice ko sa iyo ganito, yung una, sa administrative natin siya tirahin. Diyan tayo sa Regional Internal Affairs Service, doon tayo magre-reklamo. At saka naman sa legal, sa criminal charges, doon sa korte po. Pwede, samahan ko kayo doon. Good morning, sir. Meron po tayong nagreklamo, sir, against sa pulis natin. I-endorse ko po si sir. Anong pangalan po nila? Michael Des po. Ano pong sa atin, Michael? May kukomplain po ako sa inyo na pulis. Yun po ay naging kabit po ng asawa ko. Okay. Willing ka ba na kunan ka namin ng statement? Parang formal talaga yung complain mo against sa pulis. Willing po, sir. Willing okay. Po. Meron tayong disk dito para kukuha sa inyo ng ng statement mo. Yun ang magiging formal na complaint mo against sa police. Doon, sasabihin mo na ang pangalan ng police, yung circumstances, paano siya naging kabit, allegedly, ng asawa mo. Ito ang i-assure ko sa'yo. Kung talagang magkakaroon tayo ng probable cause na yung police ay may pagkakamali, isa, i-re-recommend natin yun ang penalty. I-receive ko at saka i-evaluate muna natin yung mga documents. Ano man yung kulang, kailangan natin i-comply, ha? Okay. Okay. So, sir, ano po ba ang susunod na proseso ni sir? At ano po yung mga kailangan naming asahan po dito po sa pagpasa ng complaint? Ayun pa rin. Nikukumplituhin natin yung mga dokumento. Alam naman natin na si sir paalis na. Nakapagbigay naman siya ng initial na statement niya at sana kuna natin. So, yung opisina na namin yung magkikater sa kung ano man yung mga kulang sa mga ebidensya na dapat isuporta sa kanyang mga pen. Yun lang siguro ang dapat namin gawin dyan. Andito na, at least man lang sa kanyang part, paalis na siya, malinaw naman yung kanyang isipan na yung kaso niya gumagalaw talaga. So, Lieutenant, maraming salamat po sa araw. Okay. Thank you, ma'am. At ngayon po, tayo naman po ay pupunta na po sa inyong barangay. Ayusin natin to. Bibigay ako ng another chance. So at least bago ko umalis, maliwanagan yung ano ko. Nangako kay mama na pagkatapos ito, luluwas ka ng Maynila, maghanap ka ng trabaho, iiwanan muna yung ano dito, ha? Yung issue dito. Tapos, huwag mo nang babalikan yung kung ano man yung nangyari noon. Bigyan kita ng panibagong chance. Alang-alang sa mga bata, nandun din yung concern ko. Ayoko yung ano,
masyadong apektado na sila eh sa nangyayari. Nakiusap sila sa akin na hindi ko itutuloy yung kaso. Tapos, kung ano man yung gamit na dinala nyo doon, TV, pakibalik na lang dito sa atin. Gusto ko maayos to. Ayoko nang humantong tayo sa kasuhan na makukulong ka. Hanggat mari, ayokong iyano yun eh, ayokong gawin yun eh. Pero wala akong magagawa, mga anak ko, inaalala ko. Ayusin natin to ngayon bago ko umalis na Lunes. Kailangan tapos na. Wala na akong babalikan pang ano, issue. Pinapatawid siya. Ituwid niya muna yung pagkakamali niya, kung ano man yun. Kung talagang sa huli, ako ang mag-ano sa mga bata. Ididiretso ko yung pagsustento sa kanila hanggang sa matapos yung ano nila pag-aaral. Kung gusto niyang magkaayos kami, bigyan muna kami ng time sa isa't isa. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil ganun. Kayo po ba ay may nararamdaman pa po kay Madap or mahal niyo pa po ba siya? Hindi ko masasabi, ma'am eh. Kasi ang laman ng dibdib ko, puro galit. Mahal mo pa ako kasi nagreklamo kay Charot. Ang akin lang, ginagawa ko to para sa mga bata. Darating yung time para dun, ma'am. Ano man yung ano, napag-usapan natin dito, yun yung mangyayari. Mm. Hindi katulad nung pagkatapos ito, pagtalikod natin, wala na. Unang-una, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil sa kabila ng ginawa ko, to, ina-admit ko naman eh. Para kung kami man, di kami. Kung hindi na, kami pa rin, charot. Hayaan mo pagkatapos nito, as in, parang friend tayo, yung parang walang nagbago. Sana naman mag-reply ka sa akin. Kasi hindi ka nag-reply sa akin eh. Ang dami kong chat. May signal o wala, maghanap pa ng signal para mag-reply. Ganito ang mga kasunduan nila na hindi na niya ulitin yung mga ginagawa niyang kamalian. At saka yung TV, ihatid sa bahay namin sa Kitsaraw. At kung ano man ang mga kasunduan, dapat niyang tuparin at hindi na ulitin yung mga ginagawa na ni Mrs. Glinda Salino de Jesus. Ngayon po ay nabanggit niyo sir na gusto niyo pong ipasyal or lumabas kasamang mag-dinner ito pong asawa ninyo at itong mga anak ninyo. So, ano po ang plano natin sir? Sasamantalain ko yung pagkakataon na nandito ako para sa kanila. Kayo nagkakilala ni sir? Kasi nag-aaral ako sa Batangas. Nakatira ako sa mga kapatid ko. Tapos siya din, hindi ko alam na nakasakay na siya sa barko. Tapos ako nasa school. Papunta-punta siya, may kinukuha yata. Pero hindi ko alam na sumasakay na siya sa barko. Tapos hanggang sa hingi ng number, hanggang nagkapalitan ng text, yun na, nagkahulugan na ng loob. Kumusta naman po si Sir Michael nung mga panahon na nililigawan kanya? Dinadanda niya ako sa inom sa tagay. Parang ako din, parang laki sa bulakbol pang ganun. Hanggang sa lagi kami magkasama. Magkasama halos araw-araw na hanggang dinala niya na ako sa barko. Pero hindi naman siya nanligaw. Parang nangyari na in love ka na lang. Kami na lang dalawa na ganun. Yun na. Noong pong kinasal po kayo, ma'am, kumusta naman po yung relationship ninyo? Okay naman po ba? Okay naman, kasi kinasal kami, kasama namin yung mga Aita,
Marami kami, kasala ng bayan kasi yun. Kaya masaya. Meron po kayong dalawang anak, tama ma'am? At kambal po sila. Okay. Ilang taon na po kayo nagsasama ni sir nung pinanganak niyo po yung mga bata? 2 taon bago kami nagkaanak. Kasi pinahilot ako ng pinahilot niya. Kasi parang mahirap ata ako magbuntis. Pinahilot kung saan kami nakakarating, magpapahilot lang. Pupunta kami kahit malayo, Lucena, Calapan, Marinduque, ang layo. May papayo ko sa ibang mag-asawa. Siguro kung magkamali yung isa, huwag nang magkakamali din yung isa. Para hindi na ba, katulad namin na yung parang ganun. Parang kung mapatawad na niya na, patawad na lang, wag na yung gaganti pa, parang ganun. Parang ganun, para hindi magkagulo yung sitwasyon. Ano naman po ang gusto nyong mensahe sa mga anak ninyo? Magpakatatag lang sila, basta nandito lang kami ng papa niya. Magtapos sila ng pag-aaral, hindi ako bibitaw para sa kanila. Nung kami pa nga nagsasama niyan, saka lang mababasa yung kamay ko pagkakain ha. Siya yung lahat sa kusina, mamalingki. Paglilinis ng bahay, siya. Kabaitan niya, yung pag-iintindi niya. Hindi ko nga alam bakit bumabot sa ganito. Siguro panahon ng magsasabi kung kami talaga, di kami. Sir Rapi, maraming salamat po sa lahat ng mga naitulong niyo sa akin, lalo-lalo na dito. Nakapagbiyahe kami ng Mindanao. Nakarating ako sa mga anak ko, panatag na yung loob ko. Maganda yung pabaon po to para sa akin. Saludo po ako sa inyo. Babatiin ko yung mga kumpare ko dyan sa Lipa, sa Sampaguita West. Paring Joan, paring Sunny Boy, paring Odar, at saka si paring Oscar. Salamat po.